Hello guys! Ayan, magandang hapon sa inyong lahat, no? So ngayong araw ay gagawa tayo ng fermented fruit juice. Ayan, yan po yung mga ingredients natin, no? Kanina, abang nagdidilig ako ng halaman namin sa labas, may mga nakita akong ano, nagkandahulog na mangga, mga hinog ng mangga. So, gusto ko sanang kainin eh, kaso nakanood ako ng video last time na maganda siyang gamiting fertilizer. So, ang tawag dito is yung fermented fruit juice, no? So, ito yung mga manggang na kuha ko kanina. Ayan, so marami-rami rin. Puro mga hinog na siya. And sa process na to, madalas ginagamit is molasses talaga para ma-ferment yung, ano, yung mga fruits. Para maging fertilizer, organic na pangdilig sa halaman, ganun. But this time, dahil hindi available ang molasses dito sa amin, ayan, so gagamit na lang muna tayo ng brown sugar. Okay, so meron rin tayo ditong Tupperware. So dito natin siya ilalagay mamaya. Ayan. Dito natin siya ilalagay mamaya yung ating fermented fruit juice. Okay, start na natin to, no? Ayan, so ayan, ilalagay na po muna natin dito sa ating ayan, so make sure na malinis po yung kamay natin bago tayo mag-ano. Pwede rin mag-gloves pag para hindi natin hindi ma-contaminate yung mga pagkain na to, para mas safe siya. So ito yung ano, ito yung 1 kilo ng ano, so sinakto natin siya na 1 kilo po, no? Yan, 1 kilo po yung mga fruits natin, no? Tapos so ito 1 kilo rin. 1 kilo rin, check natin. Ayan. Ayan. So ito, ito na yung sugar natin, no? Yung brown sugar. So dito, ibubuhos na po natin siya. Ayan. Bubuhos na po natin siya dito. Ayan. Sarap nito. May natamis na mangga. Ayan, no? Ayan, no? So ngayon is hahaluin na po natin yung ating mga mangga with the brown sugar, no? Hahalo na po natin siya. So dito sa process na to na gagawin natin, hindi na kailangan lagyan po ng ano, no? Hindi na natin siya kailangan lagyan ng tubig kasi kusang yung katas na po ng mga fruits na ilalagay natin yung magpo-ferment dito sa ating mangga na nilagay, no? So tanong, mangga lang ba yung pwedeng gawin? Actually, madalas ginagawa nila mga saging, ganun, kasi mayaman yun sa potassium. Pero this time, ito yung available natin na ano, na fruits dito sa ating bakuran. Ayan, kaya ito na lang yung ginawa natin, no? So ayan, no? Pag na-mix na po natin maigi yung mga prutas na hinalo, so this time yun, pwede na po natin siyang i-seal itong mahiwagang lalagyan. Yan, ay mahiwagang takip. Yan, so sisil lang po natin siya. And ayan, no? So ganun lang po kasimple. Yun na po yung ating fermented fruit juice. And iwanan lang po natin siya ng 1 week. So after 1 week, pwede na po siya, no? Pero mas maganda kung mas mahaba, mga 1 month, para mas tunaw na po yung prutas. No? So yun lang. And maraming salamat sa inyong lahat. So yun. So yun guys, no? Paki-like and subscribe na lang para sa mga more videos para mapanood po natin, no? So thank you. Bye-bye.